homeschoolers! Welcome to Homeschooling VNC! This is Mommy Kat, and we have been homeschooling for more than 10 years. Ayan. So, for this video, I'm gonna share with you yung homeschool notebook for the student that I created. Background story lang. So we have been homeschooling for ilang years na rin, more than 10 years, and in our experience, yung notebook na, the regular notebook that you will find sa mga bookstore, hindi namin talaga sila nauubos kasi bihira naman sila mag-take ng notes, yung mga kids. And mostly mga doodles yung ginagawa nila sa notebook nila. Tapos kung pagsasama-samahin ko lahat ng mga ginagawa nila, in for the whole school year, siguro mga isang notebook lang per student yung nagagamit namin. So, I develop our own homeschool notebook nang gagamitin nila for homeschool. Ayan. So, itong cover, you can choose on whatever cover that you want. And then ito, ako na lang yung nag-punch nito sa kanag-bind. You can find this sa mga orange apps, or pwede kayo bumili nung paper na na-punch na siya, and then may nabibili naman na binder na pwede mong i-open para mabind mo yung mga pages na yan ng yung notebook. So, this is an A5. This is an A5 size. Yan. And pwede nyo gawin yung B5 or gusto nyo mas malaki, siguro mga short bond paper. But I think A4 is too big na. So, for us, A5 works, and ayan. So this is for my grade 4 student. Okay, so I'll show you the pages muna of her notebook. So basahin niyo naman yung kung paano pagkakasunod-sunod. Pero ito yung main, yung cover niya. You can put the name of the student here. So, this is the notebook in the beginning. So, the cover, you have to, kayo na lang bahalang pumili kung gusto nito ng cover. And then, I just made a simple information about her. So, ayan. Subject. So, ito rin yung pwede nasa maan namin. Beginning of the school year. She also has her websites and passwords na ilalagay dito. Para hindi lang kalituhan. And then, this is her schedule for this school year. So, hanggang for, kami, Monday to Thursday lang, and then Friday is just for PE. So, that's her schedule. Reading list, ayan. So, I want them to to work on their own list na. So, kapag nakatapos sila magbasa ng isang book, storybook, they'll put it here. Book title, author, at kung kailan nila na-complete. Kasi before ako gumagawa nun for their portfolio. But since we are not going to make a portfolio, hindi na required for us dahil hindi naman kami enroll sa isang DepEd accredited homeschool provider. So, eto na lang. At least meron siyang record of the books that she has read or she will read this school year. Yeah. So, another version of this would be like this one. Kung pwede niya. Pwede niya ditong ilagay yung title of the book, and then she can color that. That's also another option for her. And then here is a to-do list. Ayan. Okay. So, I created this kasi there will be times na I'll be doing errands sa labas ako, or mayroon ako important meeting and hindi ko mababantayan sila siya to with her work. So, kahit wala ako, I want my child, since grade 4 student, I want her to be able to do her own work kahit wala si mama. So, meron tayo ditong to-do list na pwede ko ilagay kung ano yung mga dapat niyang gawin for that day. Just in case kung wala ako or busy si mama, may have deadlines of work na kailangan tapusin. So, meron yan. The next page is the spelling test page. Ayan, kasi we'll be doing some spelling drills. So, naglagay na ako ng spelling test na page dito. So, yan. Up to 12. Kasi, dun sa current curriculum na ginagamit namin na spelling, merong 10 words and then may 2 bonus words. Kaya, nilagay ko na up to 12 siya.
Okay. And then, ito ba? Medyo mahaba. Oops. Here. Okay. So, we are doing Wikahon for Filipino kasi ang goal ko talaga is for them to learn more vocabulary ng Filipino, ng Tagalog. So, eto, para hindi na ako bumunin nung answer book ng Wikahon, ginawa ko na lang siyang ganyan para dito na sila maglalagay ng kapatid niya, or for her, dito. So, yung dito sulat ko meron sa kanyang notebook. Ayan. And then, next page. Pages, I placed here a mind mapping open sheet. Kapag gaya kami activity when it comes to mind mapping, lalagay namin yun siya. And then she has some notes, extra notes page. Ayan, may na-drawing na siya. Extra notes na page. Ah, ang maganda dito sa combine ko, na-open to. So, pwede ko siyang dagdagan or palitan ng paper. Ayan na. Nag-open siya. Ayan, so, pwede ko yung balik. Snap back. Ayan. So, another kind of notes. Gusto mo ng ganyan. Okay. Pero bihira namin gamitin. And then, I added some sheets for math, pang practice niya. And also, nilagyan ko na rin sa taas ng mga affirmations for math para ma-encourage siya to do more drills pagdating sa math. So, ayan. So, iba-iba yan. Yung mga nakasulat doon sa kanyang math sheets. Ayan. Para encourage naman siya na mag solve ng math. Okay, and then ano pa ba? Oh yeah, I still have one last sample here for the nature study for our field trips. If we are going to walk outside, may makita kaming plant or insect or animal, we can put it here sa page na ito for nature study. Ayan. So, that's our homeschool notebook for student. And kung gusto nyo magkaroon ng sarili ng copy, ng digital copy, I'll just leave it sa link sa baba. So, ayan. So, if you have any more questions about homeschooling, let me know in the comment or you can reach me sa aking social media accounts. Thank you again for watching and happy homeschooling! Bye!